Okay, let's proceed to the maximum height. How do we calculate the maximum height using kinematic equation number 3? So hindi ba yan ang ating maximum height equation na gagamitin? Ito yung ating kinematic equation number 3. Kung paano natin diderivayin ang ating formula ng maximum height. P sub y is equal to 0. Okay? Kaya ang nasa left hand side, sigurado lang ako, this will be equal to 0. Kasi ang value ng ating final velocity is 0. So kahit square mo pa yan, mawawala yan. Magiging 0 na lang. Initial velocity is given. At dahil paakyat ang event, negative, I will use the negative sign. And y will play the role of y max. So yun yung mga given natin. That's why we have this now. And then, manipulating this equation, transformation, ang y max natin is magiging the square of initial velocity divided by 2g. And this is our derived formula. The maximum height now, by direct substitution, mahahanap na natin. 20.387 meters ang kayang abutin ng object sa time na 2.04 seconds. Yan ang distance travel or height travel by the object na aking iniagis papaitas. Lakas naman. Okay? So 20.387 meters. Okay. Ibang pamamaraan ng pag-aanap ng Ymax gamit naman ang kinematic equation number 2. Yun nga lang, kailangan na natin ang value ng time rise. Anyway, kahit na medyo mahaba ang solusyon sa kinematic equation number 2, direct substitution, again, we will use minus sign among the plus or minus. Direct substitution tayo, direct substitution, ang Ymax parehas lang. Klaro ba? Opo, sir. Okay, so same result. So the initial velocity is 20 meters per second. Okay? Senisa, right after this, I want you to send me pictures from your other GC na yung kaklase mo bang iba, ganito din ang pagpasok sa ibang subject? Hindi po, sir. Depende. No? So, itasapon ko uli ang object papaitaas. Another story, but the same problem. Naintindihan ba ninyo ang pinaggagawa ko ngayon, mga anak? Apo, sir. Klaro-klaro ba? Naintindihan ba ang konsepto? Apo. Okay, Tagalog ng diskusyon natin. Di pwedeng hindi nyo pa maintindihan yan. Pagdating sa taas, huminto ang object. Final velocity is 0. Huminto sa oras na na-consume na 2.04 seconds. Sa height na naabot nito ng maximum height, 20.387 meters. At kapag umaakyat ang object, ang sign na ginagamit sa gravity is laging negative. Nababasa ninyo sa mga physics book yan. Kaya lang hindi ganyan ang explanation, hindi direct to the point. Daming paligoy-ligoy dahil sa mga eye polluting words. Lalong-lalo na kapag hardbound at English yung author. Pero magagaling ang mga books na yon. The velocity is 0. During upward. Ayun, iba na eksena. Ang anumang object na iniagis mo na nagsimula sa palad mo, babalik uli sa palad dyan. Do you agree? Yes. Abo, sir. Okay. Ang final velocity natin, in this case, makakaroon ng twist. Ang final velocity natin ng 0, yan naman ang ating magiging initial velocity magmula sa taas patungo sa direksyong pababa. Can you follow?
During the downward phase, our final velocity before will now become our initial velocity. So initial velocity natin, zero. Ang BY, yan ang ating magiging value ng BOY. At pababa ng pababa ang object, abang bumababa, bumibilis ang object. Yeah. Hanggang sa ma-meet nito ang pinanggalingan. Ang same convention ng gravity, dahil pababa, positive na. At ang una nating aanapin para maanap ang time rise at time down, ang time pole at ang time down, I mean, at time rise, time pole and time down, para maanap ang mga yon, kailangan maanap una natin ang final velocity, Vf sub y. And to tell you honestly, ang Vf at Vy equal lang yan. Kaya lang, hindi pwedeng sabihin ko lang na equal lang ang dalawang yan. Kailangan maliwanagan kayo kung bakit equal lang ang dalawang yan. Again, I tell you, in science, to see is to believe. So you have to see the proof why they are just the same by applying all what you have learned, the concepts. Okay? How to compute for the final velocity? Okay. Again, anong kinematic equation ang gagamitin ko para maanap ko ang final velocity? What do you think? Pili kayo. Tatlo lang yan. One po. One. Wala pa tayong time down. One na. Tinapun nga. Wala na bang iba? Mali ba sa one? Three. Three. O, subukan natin. Oh. Three. Yan. Okay. Tumpak. Bakit? Bakit three? E di ba yung three natin? Eh, maximum height tayo. Given naman. Initial velocity tayo. May value tayo ng G. Pababa ang object, pipiliin ang plus sign. Ano bang inaanap? Final velocity na BFY. Okay, paliwanag ko. Ang value ng BOY or B sub OY, ito na. Ito na kasi ang bago nating initial. Naintindihan? Opo, okay. Sir. Ang value ng ating inaanap na B sub Y or final velocity, ito yung ating inaanap. Correct. At ang Y will play the role of Y max. Y max. At ang sign na pipiliin is positive. So, ibig sabihin, yung formula natin dito, magkakaroon na ng transformation. Yan ngayon ang bago nating formula. Ang pinagmulan is kinematic equation number 3. Bakit lang ganyan ang formula natin? Dahil inanalyze natin ang ating object sa downward phase nito. Kailangan nagbabasa tayo ng figure. Malino ba? Malinaw? Okay, so alam na ninyo yung mga logic, yung mga reasons kung bakit naging ganyan ang mga variables natin at kung bakit pinili ang plus sign. It is simply because of the concept. Diyan mo pa lang talaga naiintindihan ang pre-pol. Okay, let's proceed. Ang initial velocity na V sub Y square is zero. Kaya kinansela na natin. Cancel yan. Zero na lang kasi zero yun eh. Klaro? And then by extracting the square root of both sides, this is now our derived formula for the final velocity. Can you follow? Apo, sir. In other courses of engineering na may hydraulic subject and fluid mechanics na pinag-aaralan ang behavior ng tubig, BFY is equal to 2GY max is actually what we call also the theoretical velocity sa ibang mga subject. Now, yan ang ating derived formula. Direct substitution. Now, if we're going to calculate this velocity,
ang result natin is 20 meter per second. Naintindihan? Tara ba? Ngayon, pwede na natin ngayong sabihin na ang initial velocity is equal lamang sa final velocity. Kung ano ang iniyagis mo, yun din ang babalik na amount ng velocity sa iyo. Klaro ba? Kaya nga may tinatawag tayong law of gravity, law of karma, law of attraction. That's very true. Nung nanuwing nga blast, yapin mo naman yung kablas into reality. Klaro ba? Klaro? Yes, sir. Yes, sir. So yan ang moral lesson kahit na nasa physics tayo. Di ba? Klaro, no? So let's proceed. Opo. So we can now conclude that initial velocity is also equal to final velocity, Vfy. Again, continuation. Di ba tayo tapos? Same story. Iniyagis ko ang object sa may velocity na 20 meter per seconds. To be frank with you, walang matyagang profesor na magtuturo sa inyo yan. Kahit saang university pa kayong maganap, hindi ipapakita sa inyo ng detalyado ang mga yan. Magbasa kayo ng mga books kung mababasa ninyo mga tinuro ko sa inyo ngayon. Okay, time rise, 2.04 seconds. Final velocity, v sub y is equal to 0. Yan, maximum height, 20.387 meters. Pataas ang gravity ang gravitational acceleration, ang sine convention is negative. Final velocity natin kapag pataas, 0, na magiging initial velocity natin sa pababa, sa downward position. Habang bumababa ang object, bumibilis. Final velocity natin equal lang sa ating initial velocity na 20 meter per seconds. Sa gravity, kapag pababa, positive ang sine convention natin. Ang final velocity at ang initial equal lang. Ang hinahanap natin in this case is time down. Ano ba ang time down? Ito yung oras magmula sa taas hanggang sa bumaba ang object. Klaro ba? Ulitin ko, ang time down mula sa taas hanggang sa baba. Theoretically, ang time down at ang time rise, to be honest with you, parehas lang. Pero kahit nasabi ko ng parehas yan bilang isang learner, kailangan mag-criticize ka. Alamin mo dapat kung bakit equal lang. Now, if we're going to determine for the value of time down, tandaan niyo yung mga question ko, ha? Anong gagamitin nating kinematic equation para mahanap ang time down? 1. Now, this is our kinematic equation number 1. Now, mag-analyze ulit tayo. Pababa ang movement. Okay? Pababa ang movement. Ang BOY natin, ang initial velocity natin is this. Tama ba? Am I correct? Yes po. Ang final velocity natin na V sub Y is this. Vfy. Correct? Tama ba? Yes, so what is the sign that I'm going to choose? Positive. Dahil pababa. Positive. Correct. Okay. Anong role ng time? Ano bang hinahanap natin? Time down po. Time down. So yun ang magiging papel ng time. Yun ang magiging function ng time sa kinematic equation number 1. So magkakaroon ng revision ng formula. Yan ang bagong itsura ng ating formula. Nagkaroon ng transformation. Malinaw ba kung bakit naging ganyan ang ating formula ngayon? Sir. Well, let's proceed. Bakit nawala ang B sub Y? Kasi Y equals to 0. Okay, very good. Now, magkakaroon lang ng konting algebraic activity here. Algebraic method or process. Dividing the entire equation by gravity, then we can have the formula for time down. Vfy over g. Direct substitution. The time down is 2.04 seconds.
Paras lang ba ng time rise? Yes po. Yan. So pwede na tayong mag-conclude that time rise is also equal to time down. Therefore, initial velocity VOY and VFY are just the same, 20 meters per second. And T rise is also time down, 2.04 seconds. So kapag nahanap mo ang time rise, para mo na rin hahanap ang time down. Pag alam mo ang initial velocity, alam mo na rin ang final velocity. Yan ang kagandaan dyan eh. Pero hindi sapat na alam mo lang. Dapat alam mong gawin through calculation. Alam mong i-prove. At alam mong i-prove. Hindi pwede yung irsay lang at naririnig mo lang na equal ang dalawa. Kapag alam mo yun, ibig sabihin, alam mo at naintindihan mo ang pre-poll concept. Totoong may natutunan ka. Hindi dahil sa narinig mo lang. Okay, G is equal to negative. Diyan ang same convention ng pataas. Tandaan nyo, iba ang narinig sa nakinig. Naintindihan nyo ba ako? Apo, sir. Narinig, you only heard about it. Nakinig, you listen about it. Yung heard, narinig mo lang. Pero yung listen, nakinig ka. Ibig sabihin, may obedience doon. Okay? Tandaan ninyo ang dalawang yan. Iniagis ko ang object papaitaas ulit. Hanggang sa merit sa maximum height. Okay, replay lang yung mga yan. Direct to point na. Same story. Dito class, ang hanapin naman natin is the time poll. So para mahanap ang time poll, ang time poll is just the sum of time rise and time down. At dahil ang time rise equal lang sa time down, we can say that time poll is equal to time rise plus time rise. Addition of monomial, T poll is simply equal to T, 2T rise. Klaro ba ang derived formula natin? Yan ang pinakamadali. So overall, time poll is equal to 4.08 seconds. Time poll pa lang yan. Okay? Okay, let's proceed. So given na yung time poll at saka time down at time rise, maximum height, final velocity, ngayon naman, same problem. Paano kung babaguhin ko yung tanong? Iba sa time na 2.04 seconds, naritsa ng object ang hangganan nito, ang maximum height. The question is, sa oras na nakaisang segundo pa lang ng pag-akyat ang object sa taas, sa oras na isang segundo, ano na ang velocity ng object natin sa time of 1 second? Sa oras na isang segundo pa lang na na-consume, ano na ang nalakbay ng object natin? Ano na yung height ng object natin? Ano na yung time? Ano na yung distance travel or height travel? At ano yung velocity niya at that point? Kaya ganyan kagagaling yung mga scientists, di ba? Yung mga gumagawa ng missiles. Nakakalculate nila yung time travel, yung height, yung position, na-intercept yung missiles because of this concept. Lalong-lalo na pag nakarating tayo ng projectile, mas marami yun kesa dito. Ipinapaliwanag ko lang yung totoong konsepto na triple. Okay? Koleyo na kayo, hindi na kayo high school. Ito yung dapat ninyong matutunan. Okay. So para ma-compute ko ang velocity at time of 1 second, anong kinematic equation ang gagamitin natin? Sa tatlong yun lang umiikot, anong gagamitin ko? Sir. One. Okay, let's try. And this is the formula for kinematic equation number 1. We'll just
do it with understanding. We'll just use kinematic equation number one with understanding base sa sitwasyon na inaaral natin sa figure natin. In this case, what will be our BY? B1. Okay, very good. Ang initial velocity natin, 20 meters per second. The sign convention dahil pocket, negative. And time will be 1 second, T sub 1, or 1 second. So yun ngayon ang ating formula. Now, direct substitution. Velocity at 1 second, or after 1 second, yan ang value natin. 10.19. Diba? From 20, naging 10.19, naging 0. Ibig sabihin, habang umakyat, bumabagal. So, tama ang B sub 1 natin. So, time of 1 second, ang tulin na lang object natin, ang tulin na lang is 10.19. Ibig sabihin, sa 1.5 seconds, mas liliit pa yan. Tama? Apo. Okay. So, ano yung height? Anong kinematic equation ang gagamitin natin? Yung y sub 1. What do you think will be the equation that we're going to use? Kinematic equation? Anong kinematic equation gagamitin natin? 2 po. 2. Pwedeng 2, pwede rin ang 3. Sa 2, kailangan natin yung time na 1 second. Parang applicable. In this case, gagamitin ko muna ang kinematic equation number 3. Okay, yan ang transformation. At ang height natin is 15.095 meters. Alam na ninyo dyan. Or by using kinematic equation number 2, actually, parang applicable. We just arrive with the same result. 15.095 meters. Tandaan ninyo ang pagkakalkula ng height at ng velocity kapag papakyat ang object. May kaibahan sa pagbaba ng object, ang pamamaraan. At yan ngayon ang ating tasalakayin, yung pababa na ang object. Nung nakarating sa taas ang object, nag-consume ito ng time na 2.04 seconds. Naabot ang height na 20.387 meters. Kung saan ang final velocity is V sub y is equal to 0. Kaya lang, ang final velocity na yan, yan na ngayon ang ating magiging initial velocity. Bababa ang object. At kanina ipinapaliwanag ko abang bumababa ang object, lalong tumutuling. Okay, sa pagbaba ng object, nag-consume ng time na 2.04 seconds. At ang kabuuang cycle, kabuuang oras ng pag-akyat at pagbaba ng object, 4.08 seconds. Ang tanong, a time of 3 seconds, solve for the following. Calculate for the velocity after 3 seconds and for the height of the object after 3 seconds. Ano na ang ating velocity after 3 seconds? Para ma-compute ang height ng ating object after 3 seconds, kailangan kalkulayin muna natin ang y sub a from this hanggang dito. Ang height kasi anak, mga anak, ito yung height. Hindi naman yun. Tama? So para ma-determine natin ang value ng y sub 3, kailangan alamin muna natin ang value ng y sub a. So ganyan ang pamamaraan ng pag-aanap ng height kapag pababa. Okay? At paghahanap ng velocity pababa, magkaiba rin. Okay, time of 3 seconds. Now, anong kinematic equation ang gagamitin natin para mahanap ang velocity? Ang velocity muna. 1. Okay. Kung gagamitin ko ang kinematic equation number 1 sa paghahanap ng V sub 3, okay, V sub 3 is equals to BY plus GT. Plus na ginamit ko kasi pababa. Ano ang time na isa-substitute ko sa formula?
Subukan ko nga kayo dyan. Ano ang time? 3 po. Are you sure? 3 seconds? Baka may iba pa kayong maiisip. I-analyze na nga yung situation. Bakit mali ang 3 seconds? Time down. Class, ang pinag-uusapan, yung movement ng object mula dito hanggang dito lang. Tama? Apo. From here hanggang dito. Okay? Hanggang dito, mula dito sa pag-akyat at pagbaba ng object, time dyan, 3 seconds. Correct. Paliwanag ba? Mula dito sa baba hanggang sa pag-akyat, ang time consumed, 2.04 seconds. Mula dito hanggang doon, ano yung time consumed? Kung mula dito hanggang dito, yan, akyat, baba, naka 3 seconds. Ano yung time mula dito hanggang dito? Nako, analyze. Analyze. Kung mula baba hanggang doon, naka 2.04 seconds tayo. Mula baba hanggang taas, hanggang sa muling bumaba, naka 3 seconds tayo. Tanong, mula dito sa taas hanggang dito, naka ilang time tayo? Mula dito. 0.6. Ilan? 0.6. Paki-subtract nga. 3 seconds minus 2.04. Anong sagot? Analyze. Class. B at the problem. Ilagay ninyo yung sarili ninyo sa situation para mas klaro ang pangunawa natin. 3 seconds mula dito hanggang dito. Mula dyan. Ilan? 0.6 seconds. Point? 0.6 seconds. Paano mo na ko yung 0.06? Di ba mula dito hanggang doon? Sulat ko ha. Mula dito sa time na itinapon hanggang dito, 3.00 seconds. Tama? Opo. Mula dito hanggang doon, nung na-reach yung maximum height, 2.04. Ang tanong, mula dito hanggang doon, nakailang segundo? Kasi point dito lang yung event. Alam? 0.96. 0.96 na. 3 seconds minus 2.04, 0.96. From here hanggang dito, nag-travel ng time na 0.96. Yan ang tamang way. So sabi ko sa inyo, may kaibahan, di ba? So direct substitution, 0 plus 9.81 times 0.96 ng velocity natin. Okay? Klaro ba yan? Klaro na ba? Kung bakit 0.96? Yes, sir. Ineles natin yun. Iba kasi yung time nung umakyat at time sa pagbaba. Iles mo yung 2.04 sa 3 seconds. 0.96. So yan ang velocity natin. Now, sa Y sub A naman, gagamitin natin is kinematic equation number 3. Para makalculate ang Y sub A, same strategy kanina, Y is equals to 4.523. Para maanap ang ating Y sub 3, Y sub 3 is equal to Y max minus Y sub A. Malinaw ba? Diniretso ko na. Kasi paubos na yung time natin. Y sub 3 is equals to 15.64 meters ng ating solusyon. Okay? Another sample problem. Paratong ko na to. A particle in a straight line according to the law, S equal to TQ minus 40T, where S is in meter and T is in seconds, solve for the following. When time is 5 seconds, compute for the velocity. Find the average velocity during the 4th second. When the particle again comes to rest, what is its acceleration?
the velocity when time is 5 seconds, ang ating position, hanapan natin ang derivative para maanap ang velocity natin. Velocity is equal to 3t squared minus 4t. So derivative of t cube is 3t squared, and derivative ng 4t is 4t. So direct substitution tayo ng 5 seconds. Velocity is 35 meters per second. For the average velocity during the 4 seconds, para makahanap tayo ng average velocity dahil 4 seconds ang pinag-usapan, dalawa ang velocity na ating hanapin. At time of 4 seconds and 3 seconds. Okay? So let's calculate. At time of 4 seconds, ang velocity natin, 8 meters per second. At time of 3 seconds, ang velocity natin is negative 13 meters per second. At ang ating average velocity will then be negative 2.5. Yan ang sagot sa ating second problem. And lastly, the acceleration when velocity is 0, 3t squared minus 40. From this, di ba, no? Paano ako nag-ride dyan? Ito, yung velocity natin. Then acceleration is equal to dv over dt. Hanapan natin ito ng derivative. Ang derivative ng 3t squared minus 40 is 60. Acceleration is equal to 60. Then di patapos din yan. Going back to maxima and minima on your calculus, we have to set dv equal to 0 so that we can have the value of time. 3t squared then is equal to 40, then time is 3.65 seconds. Direct substitution with our acceleration formula, a is equal to 60. A is equal to 6 times 3.65. Acceleration is 21.9 meter per second squared. Sagot natin ang ating sample problem. Expect na ninyo next week, we will be given a quiz about this. Thank you and God bless. So that's the end of our lesson in this session. Thank you and God bless.